Praise God. Hallelujah. Be inspired. You know, Sister Ems, for so many episodes that we have, lalong-laling lumuliwanag. Tama-tama po yung ating team po ngayong gabi, my dear brothers and sisters. It's light in the darkness. It's a shining Christ love and truth. Bakit po ba, no, ang laging pabuntot natin ay yung si Jesus mismo? Kasi naman po, totoo naman, kasi simula po nung makilala natin si Jesus, nagliwanag po ang buhay natin. Amen. Nagliwanag ang buhay ko, nagliwanag ang buhay mo, di ba? Yun ang ano eh. Kaya nga po, parang ang aking tawag doon po sa sinatawag nating Life in the Spirit Seminar, or we call it now Baptism in the Holy Spirit Seminar, ito po yung pinaka parang striking light. You know, alam niyo po ba yan? Yung parang pangka, nag-ano ka ng posporo, no? Magkakaskas ka, no? Mag-spark. Yun po yung nag-spark yung Life in the Spirit Seminar. Amen. Or yung Baptism in the Holy Spirit Seminar. Amen. Eh, totoo naman po yun eh. 38 years ago, yun po yung ginamit ni Lord para po nung ma-encounter namin ang tunay na bearer ng light. Amen. Which is Jesus Christ, my dear brothers and sisters. Amen. Wala naman pong iba. Sa totoo lang, sino pa po bang pwede kong banggitin na nagbigay ng liwanag sa buhay ko, sa buhay ni Emma, at sa buhay naming pamilya, at sa buhay ng ating mga anak? Amen. Sister Em, diba? Amen. Yun ang isang pinakamalaking bagay. Number one, Jesus is the light of the world. Amen. Sister Em? In John chapter 8, verse 12 says, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Si Jesus po ang nagsalita. Amen. Hindi po ako, hindi po nanggaling kay Sister Emma. Binasa lang niya, of course. But the scripture said in John 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, parang sinasabi again. Bakit? Siguro, madalas sinasabi ng ating Panginoon ito. Amen. And from his mouth, he said, I am. Siya ang ilaw ng buong mundo. Amen. Totoo lang. So, ang sabi po, ang condition po ito, in every blessing, Sister Ems, merong condition eh. Mm-hmm. If you want, di ba, sasabi, if you want to follow me, carry your cross. Oh, di ba? So, isang bagay doon eh, makikita natin doon eh, no? Sabi ng ating Panginoon sa scripture po, whoever follows me will never walk, hindi nalalakad po sa kadiliman. Amen. But will have light of life. Mm-hmm. Ang buong buhay po ay magliliwanag. Pero sa totoo lang, hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog, Sister Ems eh. Di ba? Yung isa nasa liwanag, isa nasa dilim. Oh my God. Mapaprostrate tayo, brothers and sisters, sa totoo lang. Jesus assured us in following Him, meaning, we will never walk in God darkness. Totoo naman eh. Amen. Totoo lang eh. Di ba? Kaya lang po, dumidilim ang buhay pagka tayo po ang nasa nagahari. Hindi ang Diyos. As His follower, my brothers and sisters, we are invited to carry this light. Amen. The light of Jesus. Kaya nga po siguro, sila Brother Bo Sanchez, ang ginamit na community, ano, is the light of Jesus. Amen. Embodying the hope and light that He offers to the world. Amen. Wala naman pong ibang liwanag, sa totoo lang. No? Ang liwanag talaga ay ang ating Panginoon. Naalala ko tuloy nung nag-LSS tayo, no, Sister M, January commitment. Oh. Di ba, patay ang ilaw, lahat. Tapos merong merong prayer leader noon, yung speaker prayer leading us, and then nagsimula sa altar sa Pascal candle, di ba? Sinindihan ng speaker, tapos unti-unti doon sa mga nasa facilitator, no? Unti-unti, tapos sa mga plaque nakamukha naming umattend po ng Life in the Spirit. Ako doon, sa totoo, na-touch ako noon. Totoo eh, meaningful eh, kasi andilim. Pero sa totoo lang, kahit po nag-iisa po yung ilaw, nag-iisa yung kandila, di ba? Yung darkness po, lumilibot lang, pero hindi niya makonquer yung light. Pero ang pinakamaganda po doon, nung ang sinindihan ko yung ilaw ko, at sinindihan ni Sister Emma yung ilaw niya, at yung katabi ko, katabi niya, lahat, kumalat, lumaki po yung liwanag. So, nagapi po ng gusto ang kadiliman. Sa akin, ang meaning noon, Sister Emma, yung tatay, bearer of light. Amen. Diba? Pero may kasabihan po kasi, ang ina po ang ilaw ng tahanan eh.
Pero ang ilaw ng tahanan kung walang haligi na ama ng tahanan, eh well, hindi rin po, di ba? Well, pero ang ibig mo sabihin, i-refer ng ating Panginoon doon sa binasa natin sa John 8 verse 12, mm-hmm. na siya po ang I am the light of the world. Mm-hmm. Ibig po sabihin, pagka po nagsimula nating ang tatay, ang ama, ang papa, ang daddy, ay nagsimulang humawak ng liwanag, ang ilaw ng ating Panginoon, eh sigurado po ang kanya pong asawa, ang kanya pong wife, ay magkakaroon din po ng liwanag. Amen. At unti-unti po ang mga anak, ang buong pamilya magkakaroon ng liwanag. Amen. Diba? Amen. Kaya nga, ang ano po doon eh, yun sa akin doon, nung naano ko yun sa recommitment, it's panawagan. It's a calling, may diwata sa Jesus. You are called by God to shine brightly. No? Eh, magiging shine brightly ba pagka nasa darkness tayo? Hindi po. So, kailangan, para po mawala po ang darkness sa atin, kasama natin si Jesus. Amen. Di ba? Amen. Kaya nga, our call is to shine brightly, nagliliwanag. Terms. Our call to shine brightly is sa something in Matthew chapter 5, verse 14 to 16 says, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Kanina po sa John 8 verse 12, mm-hmm. si Jesus yun. I am the light of the world. Here in Matthew 5 verse 14 to 16, you, ikaw, ako, Sister Emma, tayo po. Tayo. You are the light of the world. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ang ilaw ng mundo. Oh wow! Can you imagine God, Jesus trusts us to be the light of the world? Mm-hmm. So, kaya nga sabi niya, a town built on a hill cannot be hidden. Di ba? Siyempre, pagka nasa hill yung tahanan na yung bayan na yon, eh makikita po talaga. Amen. Neither the people light a lamp and put it under the table or under the bowl. Mm-hmm. Well, di ba this is? Kasi kung, especially kung under the bowl, mamamatay. Mamatay yun, magdidilim. Di ba? Instead, they put it in the stand. Nung araw po, wala pang kuryente. Naalala ko noon, ang nanay ko, ang lola ko, meron po yan sa may mga gilid po yan, sa may mga poste. Meron po yan tuntungan dyan. Tapos meron kami tinatawag na gasera. Na may digaas po yun. May ilaw. Yan po yung ilaw namin. Siguro mga tatlo, apat yun. Kaya po nung araw po, maaga pong natutulog ang tao. Bakit? Kasi po, yun nga po, ang liwanag. No? Ang liwanag kasi sa araw lang. So, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5 verse 14, ako, ikaw, tayo po ang ilaw. Tayo po ang magliliwanag. Amen. We are not just a passive recipient of Christ's light. Hindi kapatid, sa totoo po, Sir Ems, hindi naman yung tatanggap ka lang ng liwanag. Dapat i-share mo. Kasi maliwanag ka na eh. Kasi tumanggap ka ng liwanag. Kapatid ko po, mamamatay yan pag hindi mo i-share. And we are the active participant spreading it, ikalat. Our action driven by love and truth. May di ba this is Jesus sa totoo lang? Paano po lumiliwanag? Pag may anger? Pag may hatred? Hindi po magliliwanag. Totoo lang po. Love and truth. It should be illuminate in the lives of those around us. Sa asawa mo, sa Bisaya, sa bana mo, di ba? Tapos sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa helper mo, sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Sa community mo, sa katrabaho mo. Na pointing them to the glory of God. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapatid, sa totoo lang, tayo po ang may ilaw, pero aakayin natin sila sa tunay na nagbibigay ng ilaw, si Jesus. Amen. Tayo po ang bearer. Tayo po ang tagapagdala. Amen. Third is overcoming darkness with love. Ito masarap to. Maganda tong pag-usapan, Sister Ems. Amen. Yung paano ino-overcome ang darkness. Of course, with love. Mm-hmm. Of course, with love. Amen. Ano sabi sa 1 John verse 1 verse 5, Sister Ems? In 1 John chapter 1 verse 5 says, "This is the message we have heard from him
and declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. Of course, siyempre naman, ang Diyos po ang ilaw eh. Talagang totoo yun, walang darkness. Ibig sabihin, unlimited light. Amen. Diba? God's nature is a pure light, my brothers and sisters. Devoid on any darkness, kahit ano pong kadiliman. By walking in His light, in the light of Jesus, in the light of God, we can overcome shadow of hatred, of fear, injustice, no? Showcasing a love that transform and heal. Alam niyo po kapatid, ang pag-ibig po ng pagpagaling. Amen. Totoo lang. Kasi ang pagpapatawad pag walang pag-ibig, baliwala eh. 'Di ba? Yung sinasabi natin, kami po na nag-share po ni Sister Emma, pag ito po walang pag-ibig po ito, baliwala po ito. We're just like a cymbals clanging and clanging and clanging. Maingay lang pero walang kahulugan. Diba? Ampaw. Bakante. Sayang lang po. My brothers and sisters. Amen. Number four, trust as our guiding light. And truth. I know, it's not trust. Truth. Ang katotohanan po ang magiging guide po natin sa liwanag. Yun yung sinasabi, the truth will set you free. Amen, Sister Ems. Ano sabi sa Psalm? In Psalms 119 verse 105 naman, ang sabi is, your word is a lamp of my for feet. My feet and a light of my path. Liwanagin po natin yon. Ang salita ng Diyos, yan po ang ilaw sa ating mga paa. Amen. Para po pag lumakad po tayo, meron pong liwanag ang ating dadaanan. May nag-guide. Tama ba? Tama. May nag-guide. Yun yung pinaka, pagka sinabi po kasi, path kasi is daan eh. Daan. Daanan yun eh, no? So the Word of God is our guide. Illuminating our path with truth and wisdom. Mm-hmm. Yung katotohanan at kaalaman. Amen. Karunungan nang gagaling sa ating Panginoon. Amen. Wisdom comes from God, brothers and sisters. Mm-hmm. Sa totoo lang, sa Diyos po yun. Hindi po nanggagaling yun sa graduate ka ng ganito, graduate ka ng ganyan. Hindi po. AI. Oh. As we immerse ourselves in the scripture, the word of God, the gospel, we become more equipped, my dear brothers and sisters, navigating life's challenge and give others towards the truth. Pero taga muna, Sir M, baka naman kasi ang pagkakaintindi natin, babasahin mo lang ang salita ng Diyos. Or may memorize mo. May mga ibang, sa ibang sekta, minememorize lang, di ba? Pero ang ano ng Panginoon is isa buhay. Isa buhay mo. At para pag isinabuhay mo, makikita ng iba si Kristo sa'yo na nagsishare ka ng light para kaya, sa kanya. Kaya nga ka nagliliwanag because of the Word of God. Amen. Yung salita ng Diyos na itinatranslate mo na ngayon sa buhay mo. Ang sarap kasi, sa totoo, Sister Ems, yung pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Like for example, yung sa atin lang dalawa, 'di ba? Minsan mayroon kang pinunta sa pa ganitong ano may pupuntahan lang ako, tatawagan kita pag ano. Tapos ako minsan merong mga pagkakataon nag-aalala ka, ba't matagal naman noon? Saan kaya napunta yun? Nag-aalala ka, di ba? Yun ang pag-aalala, pagmamahal po yun eh. Totoo lang. Hindi yung pag-aalala, nag-agal ka, ano ba naman yan? Lintik na yan, saan naman nagpupunta? Hindi po ganun. Di ba, this is Jesus. Yung pag-aalala na, naku, ano kaya? Saan nakarating? Tapos ngayon, din, alam niya, nagtagal siya. Then nagkita na kami, sinundo ko siya. Sabi niya, sorry na. No problem. It's alright. Yun yung isang natutunan ko sa ating Panginoon. Amen. Yung patience mo, yung perseverance mo, yung fruits of the Holy Spirit. And it will boil down sa love, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Na ang pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, so ikaw ngayon, marunong ka ng umibig. Mm-hmm. Kasi dati, ang pag-ibig kasi natin dati, may kahulugan lang na merong, ang tawag dito? If. Meron siyang kadugtong na if. Kondisyon. Mahal kita kung. If. Di ba? Yun nga, sa Tagalog, kung. Amen. So, reflecting the light in every circumstances. Ito yung masarap, yung paano mo ngayon babalikan yung mga liwanag ng buhay mo sa mga lahat ng circumstances sa buhay mo. Especially mga kadiliman. Ano sabi sa Philippians, Sister Ems? In
Philippians chapter 2 verse 15 says, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Brothers and sisters, our lives, ang buhay po natin, it will be mark of purity and integrity. Ako yun ang isang, ano ko, Sister Ems, sa bulok na buhay, nung lumabuhay, grabe ang ginawa ng Panginoon. Ibinalik yung purity, binalik yung integrity, respect. Oh, wow. May diba, sa sisters, napakahirap po ibalik po ang integridad. Ang Panginoon lang po ang pwedeng magdala po noon sa atin. Amen. Shine brightly in a world that often lacks moral direction, my dear brothers and sisters. By living out of faith, yung ating pananampalataya. Okay, pero siyempre kailangan pananampalataya natin authentic, Sister Ems, di ba? No, kasi we will become star that guide others towards the light of Christ. Para tayo ang nagiging gabay. Ako na ano ko 'yon? Modelo. Modesty aside, di ba? Yung sinasabi na lagi kang tinatanong, Brother Vic, ano ba ito? Okay ba ito? Ganito. You will become the light. You will become the guide. Amen. To the light of Christ. Amen. So, lagi kong payong sa kanya. Let's pray for it. And huwag natin kalilimutan ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos po ang nagbibigay ng liwanag sa buhay po natin. Amen. Light in the darkness, shining Christ's love and truth, call us to a mission, a profound mission. Ito yung mission na talagang equip ka. Mm-hmm. Yung meron kang dinadala na kasama mo ang Diyos. We are not merely spectator, brothers and sisters, but we must be an active participants in God's redemptive plan. Kasama ka po sa salvation, kapatid. Amen. Amen. No, kasama ka po para po maligtas din po ang iba. No, para po yung mga nasa kadiliman, ikaw po ang magbibigay ng liwanag. Amen. Kapatid, baka meron ka pong kapatid mo ba? Magulang mo ba? No, asawa mo ba? Anak mo ba? Na ang tingin mo na sa kadiliman, anong ginagawa po natin? Lagi tayong galit. Lagi natin sinisisi. Hindi po yun. Bigyan natin ng pagmamahal. Ang sabi po sa ating pong team po ngayon, Christ love. No? It shine. That's the Christ love. So ang love po na yun, yun po ang gagawin natin nating ilaw sa anak mo, no? Sa asawa mo, sa magulang mo. Iyon yung pag-ibig, kapatid ko. And that is kasama po sa fruits of the Holy Spirit. Jesus is light, grounded with love and truth. We illuminate a path for others to follow. To follow who? To follow Jesus. Transforming our darkness. Ako, salamat ako sa Panginoon. Siguro, Sir Ems, kung hindi sa Panginoon, yung ating darkness, bulok na buhay, yung ating madilim na buhay, hanggang ngayon, madilim pa rin. Pero because of God's love, because of God's truth, no, it became light in our life, and we become light to others. Let us embrace this call, brothers and sisters, wholeheartedly, buong puso, knowing that through our lives, the world will see and experience the light of Jesus Christ. Amen. No, tayo po yun. Embrace po natin yung ito pong liwanag, yung biyaya na liwanag ng ating Panginoon. Amen. So let us pray, brothers and sisters. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O Lord God, on the first day of creation, you made the light that scattered the darkness. Yes, Lord, we have breathed it. You shown it to us. Let Christ, the light of light, hidden from all eternity, shine at last on your people with us, O Lord God, and free us from the darkness of sin, especially hatred. Yes, Lord, fill our lives with joy as we go out to welcome your Son at His coming. We ask this through Christ our Lord. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And amen.